Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Sa totoo po, wala, sa ngayon po wala po akong stock. Kasi nga po, before po yan, na-announce ang ECQ, inuna po muna namin yung bills, gawa po na mapuputulan na rin ang kuryente. Mga manggagawa na arawang sumusweldo, nangangamba sa kanilang panggastos sa loob ng 2 linggong ECQ. Sa utos ng ating Chipenti, kailangan nating ma-check ang mga regular check ang ating kalusugan ng mga pulis para sila po ay healthy. Mga pulis na nakatalaga sa mga checkpoints, titiyaking negatibo sa COVID-19. Ang ating mga quarantine passes po ay papamahagi simula ngayon hanggat bukas sa iba't ibang barangay. Mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila nagsimula ng mamahagi ng quarantine pass. Nagbigay din ako ng advice sa ating mga mayors na in case na may mga COVID deaths tayo dito sa Aklan, dapat ready yung kanilang mga municipal cemeteries na mag-receive nito, no, yung madibing kaagad. Crematorium sa Iloilo City hindi muna tumatanggap ng mga bangkay. Mga alkalde sa Aklan pinaghahanda ng libingan para sa mga namamatay sa COVID-19. Yung percentage po ng namamatay na senior citizens tumataas habang tumataas po yung kanilang edad. 60% ng namamatay sa COVID-19 sa Pilipinas bawang senior citizens ayon sa Department of Health. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube account sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita, malapit nang maubos ang pondo para maipagpatuloy ang patuhan ng mga contact tracers ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaya nananawagan sila ng pakikipagtulungan sa mga local government units maging sa mga mambabatas ukol sa pagpapasa ng budget. Samantala, iniulat naman ni Department of Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig ng Kamara kanina na may nakahanda ng pondo para mapataas pa ang capacity ng Philippine Genome Center. Ito ang balita ni Nel Maribuho live. Nel, magkano na lamang ba ang natitira sa pondo ng DILG para dito sa mga contact tracers at ano ang worst case scenario kapag hindi ito natugunan? Yes, Angela, naghahanap na nga ang Department of Budget and Management kung saan huhugot ng pondo para tugunan ang pangangailangan upang makakuha ng dagdag na contact tracers. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing sa pagdinig ng House Committee on Health kanina, paubos na ang pondo ukol dito at kailangan makaibalik sa 50,000 ang kabuuan bilang ng contact tracers sa bansa. So kung makakakalap po tayo na another 5 to 7 billion, may extend po natin ang ating mga kontrata sa contact tracers until December, not to mention that we can also increase the number of contact tracers that DILG is able to hire to back from 15,000 back to around 50,000. Nakiusap si Densing sa mga local government unit na sundin ang budget circular ukol sa realignment ng local development funds sa COVID response at makatulong rin ang pondo nito sa pag-hire ng contact tracers. Malaki ang papel ng contact tracers sa pagtukoy sa mga taong nakahalubilo ng isang nagpositibo sa COVID-19 virus. Sa ulat ni contact tracing czar Benjamin Magalong, may improvement naman sa contact tracing efficiency ratio ang Metro Manila. And there is also a huge improvement in the part of NCR, which registered a 1:7 contact tracing efficiency ratio. The lowest is BARM, and this, they have been very consistent with this. And sometimes some of their data are still considered as... Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, may pondong aabot sa 220 million pesos para sa expansion ng Philippine Genome Center. Gagamitin ang pondo sa pagbili ng dagdag na test kits at dagdag personnel ng PGC.
Ayon kay Dr. Cynthia Saloma, Executive Director ng PGC, kung agad na maibibigay ang kinakailangan nilang pondo, kaya nilang doblihin ang kanilang sequencing capacity para sa mabilis sa pagtukoy ng iba't ibang strain o variant tulad ng Delta variant. We are able to sequence 750 a week. With added automation, we can do 1,550 a week. But to answer concerns for samples coming from Mindanao and Visayas, where we want to have faster turnaround time, we are capacitating if the DBM will download money to us. Nakiusap naman si Dr. Saloma na huwag na sanang hintayin ang resulta ng mga samples bago umakto sa banta ng pagkalat ng COVID-19 variant. Hindi po siya dapat i-consider as point of care diagnostics. Pag sinabi ko pong point of care diagnostics, huwag mo nang hintayin yung result bago kayo mag-act, whether Delta o hindi. Ang main purpose po ng ating Delta, ating whole genome sequencing is we want to know, narito na ba siya sa atin, saan ba siya nanggaling, so that we can inform policy. Ipinaliwanag naman ni Dr. Edsel Salvana na hindi maaaring basta magluwag ng quarantine protocols ang pamahalaan lalo na sa mga dumarating na Filipino workers o dayuhan sa bansa. Alam na naman po natin ang Taiwan had a very model response, but when they shortened their quarantine and did testing on arrival and on the third day, nagkaroon po sila ng outbreak. And of course, yung nakikita po natin na may Delta na nakalusot ngayon, there are certain areas kasi where they did not follow our strict quarantine, nag-test sila on arrival, dun po talaga yung nakakalusot. So hindi po ideal yung testing on arrival na walang quarantine. Dinipensa rin ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer ng National Task Force for COVID-19, ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, kung hindi nila ito gagawin, ay matutulad ng Pilipinas sa India at Indonesia na mataas ang kaso ng COVID-19 at sobrang hirap ang healthcare system. Paliwanag naman ni Secretary Duque, may panibagong pag-aaral ngayon silang tinitingnan ukol sa Delta variant na may seryosong banta maging sa mga meron ng bakuna. Recently, we've seen some studies in the US where it appears, no, and this has very serious implications, no, that the viral load even of the vaccinated, okay, once hit by the Delta variant, eh halos pareho din nung unvaccinated at sinasabi nila 1,000 times daw greater ang viral load. Umaasa ang IATF officials na agad na maipapasa itong Bayanihan 3 na malaking tulong sa COVID response ng pamahalaan. Angela? Yes, Nel, itong usapin ang pagpapataas ng kapasidad ng Philippine Genome Center natin. Ano, makatutulong ba ito? Makakasiguro ba sila na makakapag-report ito sa DOH ng real-time data report tungkol sa iba't ibang variant? Kasi we all know naman, April pa yung unang nagkaroon ng kaso dito sa Delta variant and the rest was already recovered before it was reported to us. Nel? Yes, ipiniliwanag yan ni Executive Director Saloma kanina, no, na ang result naman talaga by international standard ay hindi naman overnight yan maibibigay by yung resulta itong mula dun sa mga samples. It was siguro after 3 days, sabi niya. Pero makakatulong kung meron silang mga dagdag na machines at kung mapapa-expand pa yung PGC sa Mindanao at Visayas. I think ang kailangan nilang pondo dyan ay 100 million pesos, tag 15 million pesos sa Visayas at sa Mindanao para yung mga samples na magagaling sa Mindanao o kaya Visayas ay hindi na dadalhin direkta dito sa Metro Manila. So kung yung logistic ang pag-uusapan ay sa tingin naman ay mas mapapabilis kung makapaglalaan ng malaking pondo dito, Angela. Mm-hmm. And lastly, Nel, dun sa usapin naman ng mga contact tracers, ano, kasi last year may mga issues dyan na nagsasabi na hindi daw nababayaran right away yung mga contact tracers. Natugunan ba itong backlog of payment sa mga contact tracers, Nel? Tungkol dyan sa pondo, dun sa pagbabayad dun sa mga contact tracers ay naging issue nga yan ng mga nakaraan at siguro hindi pa natalakay yan kanina sa kamara, pero ang isa sa mga ibinigay lang na detalye o
impormasyon mula sa DILG, yung pondo nila ay paubos na. So, given na wala na talagang pondo, ay wala na rin mapaghuhugutan ng pondo, kaya pabawas ng pabawas din yung bilang ng mga nagiging contact tracer. I think from 50,000 ay bumaba na ito sa 15. At posibleng bumaba pa ito kung hindi magkakaroon ng malinaw na pondo hanggang December, Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Neil Maribuhok. Nangangamba naman ang isang dating adviser ng National Task Force Against COVID-19 kung magiging matagumpay ba ang 2 linggong ECQ sa pagpapababa ng kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant. Posible kasing humaba ang lockdown kung hindi bibilisan ng gobyerno ang pagkilos gaya ng libreng testing at contact tracing. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kasi ho, iba na po ang panahon ngayon. Ang panahon ngayon, nasasadlak po tayo sa worst surge na ma-encounter natin sa COVID. 2 araw bago ang nakatakdang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Manila, nababahala na si dating IATF advisor at health reform advocate Dr. Tony Liachon kung magagawa ng gobyernong mapababa ang COVID-19 cases sa loob ng 2 linggo. Sa panayam sa programang Politiscope, sinabi ni Liachon na kulang pa rin anya ang COVID-19 testing, contact tracing at pagbabakuna sa bansa. Ikinababahala rin ni Dr. Liachon ang mataas na positivity rate sa bansa na nasa 17.5% kumpara sa average na 5% lamang. At kung hindi anya bibilisan ang pamahalaan, may posibilidad na humaba pa ang lockdown na ang higit na tatamaan ang mga mahihirap. Kapag ayuda, delayed ang data management. So, ang daming dapat ginawa noon pa. And how sure are we na gagawin ito ng Department of Health at saka ng IATF kung noon ngang ordinary times na hindi Delta variant ay hindi ginagawa? Suhestyon ng dating IATF advisor, proactive dapat ang strategiya ng gobyerno. Kabilang na riyan ang agarang libreng COVID-19 testing sa mga essential worker na walang kakayahang magbayad. Pag hindi naging successful ang testing at tracing nito, mag-i-extend ka ngayon ng ECQ mo. Yan ay hahaba yan ng mga 1 buwan. Depende sa pag-respond natin. So hopefully, hindi mangyari yan. Tomorrow kagad, mag-declare kagad sila ng free testing. Kung may ayuda sila, may libre silang testings, I think magiging successful. Pero dapat magawa yan within 1 week. Umaasa rin si Liachon na hindi nahihintayin ng gobyerno na tuluyang bumagsak ang healthcare system sa bansa at magkaroon na ng pagbabago sa leadership ng COVID-19 response. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bawal na ihatid at sunduin ang mga authorized person outside of residence o APOR sa loob ng 2 linggong enhanced community quarantine. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, maaari lang itong maabuso o gamiting palusot ang mga nais lumabas ng bahay habang may umiiral na stay at home orders. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Based on the guidance of the National Task Force, hindi pwedeng maghatid ang non-APOR sa workforce APOR or even sa consumer APOR. Hindi makalulusot sa checkpoint ang mga non-APOR na maghahatid o susundo ng authorized person outside of residence o APOR. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Guillermo Eliazar, ito ay batay na rin sa direktiba ng Interagency Task Force sa ilalim ng ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Napakahirap na malaman natin kung ang isang nagmamaneho na may dalang private vehicle ay totoo na siya ba ay pupunta at may susunduin na APOR o di kaya pauwi galing sa paghatid ng APOR. Sinabi pa ni PNP Chief na mayroon namang mga bumibiyaheng pampublikong transportasyon kahit naka-ECQ sa National Capital Region. Ngayon naman ay patuloy na merong public transportation on 50% capacity. At 2 linggo naman ito at hinihingi natin ang kooperasyon ng iba at ng lahat dahil napakahirap na abusuhin itong sitwasyon na ito.
Samantala, nilinaw din ni JTF Civil Shield Commander, Police Lieutenant General Israel Ephraim Dixon, na hindi maiipit sa traffic sa mga checkpoint ang mga cargo trucks dahil may nakalaang lane para sa kanila. Lalong-lalo na yung mga trucks na mag-deliver ng mga essential goods, yung mga nasisira at na kailangang makarating on time dito sa Metro Manila o palabas sa Metro Manila. Yun ay minaman ng mga ating mga highway patrol para sila po ang titingin at mag-aakis para magkaroon ng smooth flow ng traffic sa mga lugar na yun. Tiniyak din ng PNP na hindi na mauulit ang nangyari noong July 26 kung saan ilan sa mga pulis na idineploy sa SONA ay positibo sa COVID-19. Sa utos ng ating PNP, kailangan nating ma-check ang mga regular check ang ating kalusugan ng mga pulis para sila po ay healthy. At isa po yan ay ang regular conduct ng RT-PCR test. Pangalawa, yung pagkakaroon ng self-assessment namin. Sinabi din ni Administrative Support Against COVID-19 Task Force or ASCOT Commander, Police Lieutenant General Joselito Veracruz, na nasa 50% na ng mga pulis sa Metro Manila ang bakunado na. Agad din aniyang sinusuri sa PNP General Hospital kung masama ang pakiramdam at hindi na pinapapasok ang mga ito sa trabaho. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siyam na rehiyon na sa bansa ang nakapagtala ng local cases ng Delta variant. Ngunit naniniwala ang mga otoridad na mapipigilan na ang lalo pang pagkalat nito sa pagpapatupad ng mga hard lockdown. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nakakatakot po, pero with correct messaging, we can alleviate the panic, the fear that the people and all sectors are experiencing because of this. 165 pa rin ang nasa talaan ng Department of Health Epidemiology Bureau na local Delta variant cases sa Pilipinas. Makikita ito sa Ilocos Region, National Capital Region, Central Luzon, Calabar Zone, Central Visayas Region, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao at Davao. Sa kasalukuyan, 216 ang Delta variant cases sa bansa, 17 ang aktibong kaso, 109 na po ang nakarecover na at 9 ang nasawi dahil sa Delta variant. Ang Beta variant na unang natuklasan sa South Africa pa rin ang pinakamaraming naitala na COVID-19 variants of concern. Ngunit ayon nga rin sa mga eksperto, posibleng may mga undetected na Delta variant cases dahil sa limitadong genome sequencing capacity sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Althea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau, nananatiling nasa moderate risk classification ang buong bansa dahil 50% ng health system capacity ng bansa ay okupado o gamit na. Para kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion, dapat lang agapan ito habang hindi pa anya umaabot sa peak ng pagtaas ng kaso sa bansa dahil sa Delta variant. It's a challenging situation and let's not wait because if we wait too long, then we will be up for something more challenging. I felt that we have to act immediately. Looking at it on a larger perspective, what we are really trying to do is protect our fourth quarter. The fourth quarter for most MSMEs and large corporations is the quarter when momentum really builds up. We know that this is the Christmas season, so consumer spending is at its highest. And of course, the election spending by then would have started to kick off. So this is the best time for many entrepreneurs who are losing money in the previous quarters to be able to recover it. Mulit-muling pakiusap lang din ng otoridad sa publiko na maging responsable at manatili sa loob ng bahay sa pagpapatupad ng ECQ. Ayon naman kay Cabinet Secretary at Co-Chair ng IATF, Carlo Nograles, kung mapagtatagumpayan natin ngayong Agosto na mapabagal ang kaso, posibleng ito na ang huling hard lockdown na ipatutupad sa bansa. Yun din yung taimtim naming nais mangyari na sana
huli na itong ECQ natin at magtuloy-tuloy na. Ngunit mangyayari lamang ito kung lahat tayo itutulong, kung lahat tayo ikusang loob na kikilos ng naayon sa inaasahan mula sa kanila bilang mga kabahagi ng kabuuang pagtugon. Ayon naman kay Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, posibleng bumuti ang sitwasyon ng bansa kapag naputol ang hawaan ng Delta variant sa pagpapatupad ng lockdown. We go on the lockdown for 2 weeks, not only to save the lives of our fellow Filipinos, but also to save the economy for September, October, November, December. Kumbaga, parang sacrifice tayo ngayon para maisalba natin at magkaroon tayo ng magandang economic activities after this lockdown. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang hihingin na ang proof of vaccination sa mga indoor facilities at indoor dining sa New York City sa Estados Unidos. Ang New York City ang unang lungsod sa Amerika na nagpatupad ng ganitong restrictions. Ito ang balita ni Ana Toreja. This is crucial because we know that this will encourage a lot more vaccination. We've seen it already. We've seen the impact of the mandate we've put in place for city workers already starting to move people to vaccination. Inanunsyo ng mga opisyal sa New York City, USA, na kakailanganin na ang vaccination proof para sa mga nais pumasok sa indoor restaurants, gyms at concerts sa lungsod. Ang pulisiyang ito para sa mga manggagawa at customers sa lungsod ay ipatutupad sa August 16. Sa pahayag ni New York City Mayor Bill de Blasio, nais silang dumami pa ang bilang ng mga nagpapabakuna sa gitna ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 bunsod ng Delta variant. We've obviously seen the positive impact of incentive as well. The goal here is to convince everyone that this is the time. If we're going to stop the Delta variant, the time is now. And that means getting vaccinated right now. Magsisimula naman ang enforcement ng vaccine mandate sa September 13, kung kailan karamihan ng mga paaralan ay muling magbubukas. Patuloy namang pinag-aaralan ang ibang mga detalye nito, kagaya na lamang kung papaano ito makakaapekto sa mga bata edad 12 pataas na hindi pa eligible na makatanggap ng approved vaccines. Ang hakbang na ito na ginawa ng New York City ay sinusuportahan ni US President Joe Biden. Ayon kay Mayor de Blasio, handa ang lungsod na makipagtulungan sa ibang mga estado o siyudad na gustong mag-require din ng vaccine upang makapagligtas ng buhay sa gitna ng banta ng COVID-19. Ana Toreja, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namatay ang isang lalaki sa Sydney, New South Wales, Australia na nasa edad 20 taon habang nasa home isolation dahil sa COVID-19. Sa gitna ito na nagpapatuloy na Delta variant outbreak kung saan 233 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Sydney. Nabatid na ang lalaking nasawi ay hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Our deepest condolences to his family and loved ones, but it demonstrates again how this disease is lethal, how it affects people of all ages. Limitado lamang sa 20% on-site capacity ang mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region habang umiiral ang enhanced community quarantine. Opisyal na mag-uumpisa ang ECQ sa Biyernes at tatagal ng 2 linggo. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Sa layong mapigilan ng iba upang pagtaas ng kaso ng COVID-19 bunsod ng Delta variant, pinakamahigpit na community quarantine ang iiral sa Metro Manila simula araw ng Biyernes. Sa kabila nito, mananatili ang full operation ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch sa Kapitolyo. Gayunman, limitado lamang ang operasyon ng mga ito sa hindi bababang 20% on-site capacity at work-from-home arrangements na ang karamihan.
Simula August 6, may skeleton workforce on-site ang mga ahensya ng pamahalaan, gayon din ang mga government-owned or controlled corporations o GOCCs. Mananatili naman ang full on-site capacity sa mga ahensyang magkakaloob ng health at emergency frontline services, laboratory, testing services, border control at iba pang kritikal na serbisyo. Hinikayat naman ng Malacañang ang mga tanggapan sa ilalim ng legislative at judicial branches ng pamahalaan, gayon din ang mga independent constitutional commission at local government units na i-adapt ang 20% on-site capacity. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mga naging problema ng India noong muling magkaroon ng COVID-19 surge ang kakulangan ng supply ng oxygen tank. Ilang insidente ng hoarding ang naitala sa India na nagresulta pa sa pagkakaaresto ng ibang sangkot sa pagbebenta nito sa black market kasama ng iba pang medical supplies. Dito sa Pilipinas, pinaimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang napaulat na shortage at hoarding ng mga oxygen tank. Ito ang balita ni Lea Ilaga. National government to direct DTI. And then I've also been telling the police the marching order, assist DTI to avoid hoarding. And anyone violating, wag naman lahat ay pagbili ng oxygen. Kasi kung pagbili ng oxygen, hindi man nakukonsume. Nanawagan kahapon si Cebu City Vice Mayor Michael Rama sa Department of Trade and Industry at sa Philippine National Police na tingnan ang posibleng hoarding ng oxygen sa Cebu. Kasunod ito ng mga ulat kamakailan na nagkakaubusan na ng supply nito sa lungsod. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, kung totoo ay delikado ang magiging epekto nito sa mga talagang mga nangangailangan. Kaya naman, masusing investigasyon ang ipinag-utos ni General Eliazar sa Criminal Investigation and Detection Group laban sa mga gumagawa nito, hindi lamang sa Cebu kundi sa buong bansa. Kasama sa aking utos ang pagsampa ng lahat ng pwedeng ikaso sa mga tao na mahuhuling gumagawa nito. Muli namang tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang dahilan para mag-imbak o mag-panic buying ng oxygen tanks. Yung hoarding naman ng oxygen, we have sufficient supply kasi marami tayong local manufacturers. Nandito lang sila na kung kailangan nilang mag-produce ng mas marami, kaya rin nalang gawin. At yung oxygen may expiration, kung hindi mo naman kailangan, bakit ka bibilihin, diba? Bakit ka naman magsastock? Nasa discretionary aniya ng Department of Health o mga lokal na pamahalaan kung nais nilang i-regulate ang bentahan nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumarami na naman ang bilang ng mga COVID-19 patients sa mga ospital. Karamihan sa mga ito ay hindi bakunado at malala ang kondisyon. Magdadagdag naman ang kapasidad ang mga ospital para sa posibleng pagdami pa ng mga kaso ng COVID-19. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dumoble o triple pa ang mga naka-admit ngayon sa mga ospital sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKDI, 131 pasyente ay okupado na ang kanilang mga nakalaang kwarto para sa mga pasyenteng may COVID at ang iba ay nasa emergency room na. Ayon sa pamanuan ng NKDI, posibleng magtayo na uli sila ng mga tent kung patuloy natataas pa ang bilang ng mga pasyente. Malaki na ito, malaki na because we are worried na mapupuno na naman ang aming emergency room at saka sa room sa itaas that we may have to limit admission sa mga renal patients lamang na may COVID, kidney patients may COVID kasi wala kami paglalagyan na. Ang Philippine General Hospital naman ay 154 ang kanilang admitted na COVID patient habang nasa 225 lamang ang kanilang bed capacity. Napansin ng mga ospital na karamihan sa mga na-admit at malalang kaso ng COVID-19 ay mga hindi bakunado. Yung pong mga nasa ospital po sa PGC, 85% po ay unvaccinated po at lahat po nung nasa ICU
unvaccinated. Kaya ibig sabihin po ay talagang kung hindi ka bakunado, mas malamang severe ang maranasan mo na COVID. Ang Tala Hospital naman ay may 59 cases lang noong nakaraang linggo, pero ngayon ay nasa 165 na. Hanggang Biyernes na lamang sila tatanggap ng non-COVID patient at sa Lunes ay i-convert na nila sa COVID ward ang iba pa nilang mga pasilidad. Sa tatlong ospital na ito ay may mga health worker pa rin na nagpo-positibo sa COVID-19, subalit hindi na kasing dami at kasing lala ng dati. Sinasabing malaki ang naitutulong ng pagkakabakuna sa mga health workers. Sa ginawang contact tracing sa mga health worker sa Tala Hospital, ay napag-alaman na hindi sa ospital nahawa ang mga ito. Alam mo na kung anong ginagawa sa labas, di ba? Eh, magpa-party, pupunta ng palengke, mga family gatherings, yun ang most common na mga reasons on why maraming healthcare workers ang nahawa ng COVID-19. Ayon naman sa grupo ng mga pribadong ospital, wala pa naman sila sa critical na antas. Pero kung itataas ang kanilang bed capacity para sa COVID-19 patient, ay mangangailangan na rin sila ng dagdag na health workers. Sa ngayon, dumoble na rin ang bilang ng mga COVID-19 patient na pupunta sa kanila. Hindi pa naman karamihan yung critical occupancy rate, ano? Medyo ang karamihan ngayon ay nandun pa tayo sa mga high risk. Ibig sabihin less than 80% pa lang ang mga occupancy ng mga ibang hospitals. Nakikiusap ang mga pamunuan ng mga ospital na makisasana ang publiko sa ipatutupad na ECQ para makatulong sila sa pagpapababa ng bilang ng COVID-19 cases. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 32% ng mga senior citizens sa buong bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 batay sa ulat ng Department of Health. Ito'y sa gitna ng panawagan ng World Health Organization na bilisan pa ang pagbabakuna sa matatanda upang maiwasan ang punoang mga ospital dahil sa banta ng Delta variant. Lumalabas din sa datos ng DOH na 60% ng mga namamatay dahil sa COVID-19 ay pawang mga senior citizen. Ito ang balita ni Marvin Calas. Mahalaga din po na alam natin na ngayon lumalabas po sa ating mga datos na ang mga senior citizens nakikinig po talaga sila sa mga taong malapit sa kanila, no? So it could be family, friends, no, na nabakunahan nila, mga fellow senior citizens, kamadyong ba nila yan, kasama nilang mag-chess, at ang mga physicians or healthcare providers na malapit din po sa kanila. Malaking tulong ang mga payo na ibinibigay ng mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan upang makumbinsi ang mga senior citizens na magpabakuna na laban sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, bukod pa ito sa iba't ibang pamamaraan na ginagawa ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang mas marami pang senior citizen na magpabakuna. Ngunit sa kabila nito, malaking bilang pa rin ang mga nasa A2 priority group ang kinakailangang mabakunahan sa gitna ng banta ng COVID-19 Delta variant sa Pilipinas. As of August 1, nasa mahigit 2.6 million na mga senior citizen ang fully vaccinated, habang higit 2.8 million ang nabakunahan ng first dose. Katuwang ng DOH sa pagpapaigting ng vaccination program ang National Commission for Senior Citizens. Ayon sa grupo, marami sa kanilang hanay ang gusto ng magpabakuna, pero ang problema, maraming lugar ang limitado ang supply ng bakuna. We understand kasi na ang inuuna ngayon ay ang Metro Manila at ang mga lugar na may medyo mataas ang rates ng COVID. So in which case, maraming nagrereklamo po sa mga areas na medyo hindi pa nabibigyan ng bakuna dahil nga po hindi pa dumarating ang mga bakuna. We would like to assure you na marami talagang senior citizen na gustong magpapakuna. Ang problema nga lang, hindi pa dumarating yung supply dahil nga may mga priority areas. Umaapila ang grupo sa national government na sana'y maipaalam sa mga organisasyon at grupo ng mga senior citizens kung kailan makakarating ang supply ng mga bakuna upang agad na makapag-schedule sa mga vaccination center. Dito sa Metro Manila, halos 63% na ng mga senior citizen na nakalista sa master list ang mga fully vaccinated na, habang 68% naman ay nabakunahan ng first dose.
Sang-ayon ng Department of Health sa suhestyon ng World Health Organization, nabilisan pa ang pagpapabakuna sa mga senior citizen, lalo't mayorya ng mga Pilipinong namamatay sa COVID-19 ay pawang mga may edad na. Alam po natin na talaga po all those people more than 60 years old, they actually account for more than 60% po ng mga namamatay sa COVID-19 dito sa ating bansa. Yung percentage po ng namamatay na senior citizens tumataas habang tumataas po yung kanilang edad. Nauna nang inirekomenda ng WHO na gawing prioridad sa pagbabakuna ang mga senior citizen at may comorbidities upang mapigilan na mapuno ang mga ospital ng mga pasyenteng may malalang kaso ng COVID-19. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic plus trivia ngayong pong gabing ito. Unahin na po nating alamin ang sitwasyon po ng ating mga lansangan dito po sa Metro Manila. Tingnan po natin ang sitwasyon dyan sa may EDSA Caloocan. Sa mga motoristang babaybay ng EDSA at magtutungo dito sa may area na ito ng EDSA Caloocan. Sa EDSA Caloocan, light to moderate traffic po tayo. Starting pa lamang dyan sa may area po ng Balintawak Market. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating kayo sa may Bagong Barrio. Yung kabilang side, light to moderate traffic din. Yung mga motorista nang gagaling ng NLEX, bahagya na maluluwag pag panik nyo po dito sa may EDSA. At babagal lamang ang flow ng traffic approaching po dyan sa may area ng Muñoz Southbound. Tignan natin ang NLEX. Sa mga lalabas ng Metro Manila at dadaan po sa may North Luzon Expressway, walang masyadong magiging problema ngayon. Diyan po sa may area na yan, green and go ang sitwasyon, pa southbound o pa northbound man. Diyan po sa may North Luzon Expressway. Dumako po tayo sa ating health update. Ngayong araw, para sa ating COVID-19 updates, narito po ang datos mula sa Department of Health starting from July 31 hanggang ngayong araw po, August 4. Sa kabuuan, umaabot na po sa 1,619,824 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa bansa. Ngayong araw, nakapagtala ang DOH ng 7,342 na bagong kaso. Mas mataas po ito ng 463 na kaso mula kahapon. Umabot naman sa 63,171 ang bilang po ng ating mga active cases ngayong araw. Mas mataas din ito ng 34 mula po yan kahapon. Sa bilang naman ng mga gumaling, umaabot na ito ng 1,528,422 at ngayong araw po ay meron na dagdag na 7,285 na mga bagong gumaling. Sa bilang naman ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 90 na bilang po ng deaths ngayong araw at ang kabuuan ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa Pilipinas, umaabot na po sa 28,231. Para sa ating global tally today, nasa 199,570,445 ang confirmed COVID cases sa buong mundo. Umaabot naman sa 4,246,242 ang bilang ng mga nasawi, habang yung mga nabakunahan na po ay lagpas na sa 4 billion. Para po sa ating weather update, lumakas o nag-intensify pa itong low pressure area, naging isang tropical depression na po. Pinangalan ng Bagyong Goryeo ang bagyo at huling namataan sa layong 730 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin abot sa 45 kilometers per hour at pagbunso na 55 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos na pasilangan hilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Goryeo ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Samantala, mayroon pang isang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan ng PAGASA. Namataan ito sa layong 690 kilometers west ng Basco, Batanes. Pero wala rin itong epekto sa anumang bahagi po ng Pilipinas. Isa pa ang tropical depression sa labas ng Philippine Air Responsibility ang binabantayan din ng PAGASA. Namataan po sa layong 2,615 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon.
Gaya po ng dalawang nabanggit, ito pong tropical depression na ito ay wala rin pong epekto ngayon sa ating pong bansa. Ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon ay ang Southwest Monsoon o Habaga. Trivia time po. Pagkakaalaman po mga kasambahay, papaano kung marami po tayong gagawin at inaantok po tayo? Siyempre gusto natin agad uminom po ng mainit na kape. Pero paano kung walang kape? Ano ang pwedeng alternative na mabisang pampagising? Ayon sa pagsasaliksik, abay mas mabisa palang pampagising ang mansanas o apple kaysa po sa kape. Ang mansanas, meron pong mataas na content ng vitamins, antioxidants at fiber upang gisingin tayo. Sa halip na caffeine, ang apple ay mayroong 12 to 13 grams ng natural sugar na dahan-dahang marirelease po sa ating bloodstream. Natutulog upang tayo po ay magising, gaya po ng epekto rin ng pag-inom ng kape. Ang glucose o asukal sa mansanas, madaling natutunaw ng katawan upang magbigay ng energy sa ating pong everyday na mga paggawa. Di gaya ng kape, nabiglaan at minsan po nagdudulot pa ng palpitation. Pero alam niyo po ba kung ano ang mas magandang pagpagising? Yung matanggap mo ang katotohanan na ikaw ay hindi rin niya mahal. Ayan. Truth, ayun nga sabi nga nila the truth shall set you free. Ayan. Konting payong kaibigan lang. Sana po may natutuhan kayo. Laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. What? Dalawang araw bago ang enhanced community quarantine, inumpisahan na ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pamimigay ng mga bagong quarantine pass na gagamitin ng mga authorized person outside residence o APOR. Bagaman may ilan na nagpalabas ng bagong quarantine pass, ayon sa mga LGU, maaari pa rin gamitin ng mga residente ang dati nang na-issue sa mga nauna pang ECQ. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang ating mga quarantine passes po ay papamahagi simula ngayon hanggat bukas. Sa iba't ibang barangay, manatili lang kayo sa inyong mga bahay. Huwag niyo humpuntahan ito sa barangay hall. Ang barangay officials po natin ang magdadala sa inyo, one quarantine pass per household po. Nagbahay-bahay kanina ang mga opisyal ng San Juan City para mamigay ng mga bagong quarantine pass na requirement para sa mga authorized person outside of residence sa muling pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Unang pinuntahan nila Mayor Francis Zamora ang barangay Batis kung saan isang quarantine pass kada pamilya ang binigyan. Ayon sa San Juan LGU, nasa 40,000 quarantine passes ang kanilang ipamamahagi sa buong lungsod at papalitan ang mga lumang pass. Dadalhin ito ng mga opisyal ng barangay sa mismong bahay ng mga residente upang hindi na sila lumabas ng bahay. Tandaan natin yung mga qualified naman na magtrabaho sa kasagsagan ng ECQ ay hindi na kailangan ng quarantine pass. So there's no reason to go beyond one person per family, kung ang layunin naman ng paglabas ay bumili ng pagkain at gamot, pwede naman gawin niya ng isang tao lamang. Samantala, uumpisahan na rin ng lungsod ng Maynila ang pamamahagi ng quarantine pass. Nagpalabas na ng memorandum ang Manila Barangay Bureau kung saan inaatasan ang mga barangay officials na mag-issue ng bagong quarantine pass kada pamilya. Pero kikilalanin pa rin ang mga lumang pass na dati nang ginamit sa mga naunang ECQ. Nakasaad sa memorandum na ipatutupad pa rin ang odd-even scheme sa lungsod ng Maynila. Sa ilalim nito, ang mga quarantine pass na may odd numbers 1, 3, 5, 7 at 9 ay maaari lamang lumabas para bumili ng kanilang pangangailangan tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, pati na ang araw ng Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Habang ang quarantine pass na may even numbers na 2, 4, 6, 8 at 0 ay papayagan lamang na lumabas at mamili sa mga araw ng Martes, Huwebes at Sabado, pati na tuwing Linggo mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi.
Samantala, inumpisahan na rin ng Parañaque City ang pamamahagi ng quarantine passes, habang ang Valenzuela at maging ang Quezon City nagsabi na maglalabas na rin ng mga bagong quarantine pass na gagamitin ngayong ECQ. Nauna nang napagkasunduan ng Metro Manila mayors na ibalik ang quarantine pass upang mahigpit na malimitahan ang paglabas ng mga tao sa loob ng susunod na 2 linggo. Gayunman, papayagan pa rin makalabas ang mga kinakailangang magpabakuna basta't magpakita lamang ng pruweba na sila ay nakaschedule sa vaccination. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagaman naghahanda na ang karamihan ng mga taga Metro Manila sa ipatutupad na 2 linggong enhanced community quarantine, problemado ang ilang mga manggagawa na sumusweldo ng arawan kung saan kukunin ang kanilang panggastos sa panahon ng ECQ. Plano sana ng Department of Labor and Employment na makapagbigay ng hiwalay na ayuda. Ngunit ang problema, kulang ang kanilang pondo para sa cash assistance sa mga manggagawa. Ito ang balita ni Janice Sinhente. Ilang dilata, biskuit, saka may noodles, yun. Yung mga basic commodities. Kasi may maintenance ako, bumili na rin ako ng mga gamot. Ayun. Para sa husband ko tsaka sa akin. Nakapamili na ng ilang grocery items at mga gamot si Nanay Early Cloma 2 araw bago ang implementasyon ng enhanced community quarantine sa Metro Manila. Mabuti na lamang anya at meron pa rin kinikita ang kanyang asawa, kaya't kahit papaano ay mayroon pa rin silang budget para makabili ng kanilang pangangailangan sa loob ng 2 linggo. Mahirap kasi syempre, yun nga, hindi ka pwedeng lumabas. Kailangan meron kang nakapondo na tulad namin, may maintenance kami. Kaya dapat mag-prepare ka. Eh, kahirap ngayon ang buhay, di po ba? Uunahin niyo po yung gamot. Kaya, apektado. Pero kung napaghahandaan ni Aling Early ang ipatutupad na ECQ, imposible naman ito kay Nanay Cristal Olivera dahil matitigil na naman ang kanyang pagtitinda. Pagbibake ng cake ang pinagkakakitaan ni Nanay Cristal kung saan kumikita siya ng 500 piso kada araw. Ito ang kanyang hinahati-hati para sa kanilang panggastos sa bahay kasama na ang budget sa pagkain ng kanilang pamilya. Problemado si Nanay Cristal dahil naubos na rin ang kanyang pera na naipambayad sa renta ng bahay, tubig at kuryente. Sa totoo po, wala, sa ngayon po wala po akong stock. Kasi nga po, before po yan, na-announce ang ECQ, inuna po muna namin yung bills, gawa po na mapuputulan na rin ang kuryente. Bali po ngayon, kung mayroon po mabait na kapitbahay, mahungutang po muna, o kaya gagawa din po ng paraan na makahiram din po muna. Isa lamang si Nanay Cristal sa libo-libong mga manggagawa na mawawala ng trabaho ngayong ECQ. Sa tala ng Department of Labor and Employment o DOLE, nasa 167,000 ang mga manggagawa sa NCR na maaapektuhan ng trabaho dahil sa ECQ. 40,000 dito ang nangaganib na tuluyang mawalan ng trabaho, habang 127,000 naman ang mababawasan ng sweldo. Bukod sa ayuda na ipamamahagi ng national government na nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 4,000 piso, tinitignan rin ng DOLE ang posibilidad na makapagbigay sila ng hiwalay na cash assistance sa mga apektadong manggagawa. Pero ang problema, kulang pa ng 2 bilyong piso ang pondong hawak ng ahensya para mabigyan ng 5,000 pisong ayuda ang mga informal worker. Bukod sa mga manggagawa sa NCR, maaapektuhan rin ng ECQ ang iba pang mga empleyado na mula sa kalapit lalawigan na nagtatrabaho rin sa Metro Manila. Kaya't planong hilingin ng DOLE sa Department of Budget and Management na payagan silang maglaan ng pondo mula sa TUPAD program para makapagbigay ng ayuda. We still have funds under the 2021 General Appropriations under the TUPAD program. So, kung wala po talagang ibang pagkukunan ng pondo,
pwede hong magamit yung aming tupad funds para po doon sa mga maaapektuhan ng 2 weeks ECQ. Supposedly naka-program na talaga siya until the end of the year. So technically, kung wala lang yung ECQ, doon talaga namin siya ilalaan. Pero kung mapapayagan kami na i-reallocate siya for this purpose, and then mapipilitan po kaming gawin yon. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi na rin ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ang service disconnection activities sa Metro Manila kasabay ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine simula August 6 hanggang 20. Ito ay upang matiyak na may supply ng tubig ang mga residente habang ipinagbabawal ang paglabas sa bahay. Umaapila naman ng MWSS sa mga kaukulang local government units na payagang maipagpatuloy ng mga concessionaire ang mga on-site water meter reading at billing activity. Napagkasunduan ng mga Metro Manila Mayor sa payagan ng operasyon ng mga tricycle sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Ngunit mahigpit na ipatutupad ang one passenger policy sa kanilang pagbiyahe. Mananatili rin ang pamamasahe na ibinaba ng mga lokal na pamahalaan sa bawat biyahe ng tricycle. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, sa meeting namin kahapon with the NCR mayors, it was agreed na we will allow the operation of tricycles during the ECQs. Kakailanganin ng mga lokal na pamahalaan ang operasyon ng mga pampasaherong tricycle kapag isinailalim na sa Enhanced Community Quarantine ng National Capital Region. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, makatutulong ito sa pagbiyahe ng mga residente at mga medical frontliners papunta sa vaccination centers kahit may umiiral na ECQ. Ngunit paliwanag ni DILG Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, napagkasunduan ng mga alkalde na limitahan ang pagsasakay ng mga pasahero. Ang condition lang na binigay ng DILG is only one passenger per tricycle. Gagamitin rin sa operasyon ng mga tricycle ang parehong taripa na ibinaba ng mga lokal na pamahalaan. Ayon naman sa ilang tricycle driver, bagaman maliit lang ang kanilang kinikita ay nangangamba naman silang mawala ng pasahero kung itataas pa ang pamasahe. Ay, hindi na siguro sila papaya kung isa lang ipataas ang pasahero. Baka hindi na sasakay. Hindi na sasakay yan. Maglalakad na lang. Okay lang sir, basta ihiling ng lamin yung hindi mapatigil ang biyahe. Kaya kasabay ng hirap na patuloy na iniinda ng mga tricycle driver, hiling nila ang tulong mula sa pamahalaan. Eh kulang kami sa kita eh, tsaka yung pagkain namin eh. Nagugutom kami mga tricycle boy eh. Ang kailangan namin ayuda. Samantala, mananatili rin ang guidelines ng National Task Force Against COVID-19 sa operasyon ng mga motorcycle taxi. Ibig sabihin, kailangan ng mga itong gumamit ng barrier sa pagitan ng pasahero. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumaba na ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Davao City. Gayunpaman, nagbabala si Mayor Sara Duterte Carpio sa mga Davaoenyo na huwag maging kampante, lalo't may Delta variant na rin sa lungsod. Ito ang balita ni Lucilio Ren. So mag-emphasize lang ta again, Sir James, ang ato ang protocol, ang ato ang minimum public health standards, dili na siya magbago bisan unsang klaseng variant. Ang importante is consistent ta sa ato ang compliance sa minimum public health standards. Mas mababa na ng halos kalahati ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Davao City sa kasalukuyan kumpara sa nakalipas na buwan. Mula sa 4,462 noong July 3, 2,687 na lang ang active cases sa lungsod. Ibinaba na rin sa general community quarantine with heightened restrictions ang Davao City mula sa mahigpit na modified enhanced community quarantine. Gayunman, punuan pa rin ang COVID-19 referral hospitals sa lungsod. As of August 2, 98.1% occupied ang intensive care units, samantalang 86.27% occupied naman ang ward beds. Nakapagtala na rin ang lungsod ng tatlong kaso ng Delta variant na pawang local cases.
Kaya sa kabila ng pagbaba ng COVID-19 sa Davao City, nagbabala si Mayor Sara Duterte Carpio sa mga Davaoenos na huwag magpakampante dahil hindi imposible na makaranas din ng surge ang lungsod gaya ng nangyayari sa Metro Manila at Cebu. Ganong kabalakaan ang isa ka Delta variant? Tungod kay ang Delta variant, basta siya makatakod kung daghan ang matakdan, daghan ang manginahanglan ng hospital. And because ang ato ang mga hospitals, they cannot catch up with the pandemic and they cannot catch up with the needs sa mga daghan kaayo na pasyente. Therefore, daghan ang mamatay. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi muna tatanggap ng mga bangkay ang funeraria at crematorium sa Iloilo. Kailangan muna nilang ma-dispose ang lahat ng mga dinalang bangkay bago bumalik sa normal ang kanilang operasyon. Pinaghahanda naman ng libingan ng lokal na pamahalaan ng Aklan ang kanilang mga LGU para sa mga namatay sa COVID-19. Ito ang balita nila Lane Moreno. Sa viral video na kuha sa isang funeraria at crematorium sa Iloilo City, makikita ang mga nakahilerang bangkay na nakabalot pa sa mga silyadong body bags. Sa dami ng mga bangkay, halos mapuno na ang loob ng crematorium. Ang mga ito ay mga suspected at confirmed COVID patient na susunugin o i-cremate. Ang Higato Abesia Funeral Homes and Crematory ang nag-iisang crematorium sa Panay at nasa 20 lamang ang capacity nito bawat araw. Kaya hirap itong i-accommodate ang lahat ng mga bangkay mula sa Aklan, Iloilo, Rojas at Antique. Ayon kay Feli Abesia, ang may-ari ng Higato Crematory, hindi sila tumigil ng operasyon kundi kailangan muna nilang i-cremate ang lahat ng mga bangkay sa punerarya bago muling magbalik sa regular operation. Niya, wala kami nag-stop ng operation. Kundi ang ako, ang acceptance lang sa mga cadaver nga halin sa outside of the city, ginakuan ko lang anay, ginatagaan ko anay isang chance, gave me a week or two to finish all of this nga i-cremate ko. Nakabili na rin sila ng bagong cremation machine na kayang mag-cremate ng 60 hanggang 80 bangkay kada araw. At sa mga susunod na linggo, magagamit na ito sa loob ng 24 na oras. Samantala, bilang tugon sa kakulangan ng crematorium sa Panay, pinaghahanda na ng mga burial grounds ni Aklan Governor Florencio Miraflores ang 17 alkalde sa probinsya. Ayon sa gobernador, sakaling may mga namamatay na COVID patients sa kani-kanilang lugar, dapat mailibing ito agad sa loob ng 12 oras. Aprobado na rin anya ito ng DOH at maigpit naman nilang susundin ang health protocols sa paglilibing ng COVID patient upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Nagbigay din ako ng advice sa ating mga mayors na in case na may mga COVID deaths tayo dito sa Aklan, dapat ready yung kanilang mga municipal cemeteries na mag-receive nito, no? Yung madibing kaagad. Simula May hanggang July, umabot sa 137 ang namatay sa Aklan o katumbas ng 2 hanggang 3 namamatay kada araw. Lalay Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problemado na ngayon ang Cebu City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nanawagan ng mga opisyal sa lungsod ng karagdagang mga tauhan sa ospital para makaagapay. Ito ang balita ni Irish Madelo. Kulang na ng mga nurses at medical staff ang Cebu City dahil sa patuloy na tumataas na kaso ng COVID-19. Kaya nananawagan ng local government unit sa mga nurse at medical personnel sa rehiyon na hindi pa nagtatrabaho na makiisa at tumulong sa tumataas na kaso sa lungsod. Kinumpirma naman ni Emergency Operation Center Head Joel Garganera na nagpositibo sa COVID-19 ang 132 frontliners sa syudad. Ang mga ito ay asymptomatic at mayroon lamang mild symptoms. Sa 132, isa lang dito ang hindi pa nabakunahan. Naka-isolate na ang mga nagpositibo at nagpapagaling. Ilang nurses na rin ang nag-resign dahil hindi na nakayanan ang trabaho at sa panganib na banta ng virus. Ayon sa DOH-7, patuloy ang pag-recruit nila ng karagdagang nurses upang mapunan ang kakulangan nito.
Vicente Soto Medical Center and the regional office, including our provincial hospitals, the provincial capital, the Cebu City Health Department, and the private hospitals are recruiting nurses for our staff. Please respond at this time. We need you. This is what we are trying to prepare. This is what you are looking for. This is the call of the time. We have to respond because nobody else will. Nakipag-ugnayan na rin ang Cebu City Government sa DOH-7 upang mag-augment ng karagdagang nurses at personnel sa mga public at private hospital sa lungsod. Magbibigay din ang lokal na pamahalaan ng 10,000 pesos incentives para sa mga qualified nurses. Kaugnay nito ay nag-ikot din ang mga opisyal ng Cebu City sa mga ospital sa lungsod upang makita at matugunan ang pangangailangan ng mga ito. As of August 3, nasa 210 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Cebu City, habang nasa 3,054 ang active cases. Irish Madelo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Commission on Elections o COMELEC na hindi maapektuhan ng kasalukuyang pandemya ang magiging boto ng mayorya sa darating na halalan sa 2022. Ito ang balita ni Dante Amendo. While we take them, we accept them gratefully, sa atin, paalala lang yan. Paalala na dapat pagtingin pa natin yung effort. Hindi yan hudyat para mag-give up na. Okay? Kasi yun ang pinupunto ng iba eh. Dahil natakot tayo ngayon, give up na tayo for 6 months later. Hindi ikinababahala ng Commission on Elections o COMELEC ang mga pahayag na posibleng counting butante lamang ang makilahok sa 2022 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang magandang tugon ng pamahalaan sa COVID-19 at patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nababakunahan ay makahihikayat sa mga butante na bumoto. Batay sa datos ng National Vaccination Operations Center ng DOH, as of August 2, mayroon ng 21,210,129 doses ng COVID-19 vaccines ang naibakuna sa ating mga kababayan. Dagdag pa ni Jimenez ang nakaraang survey ng Pulse Asia kung saan halos kalahati ng mga respondent ang nagsabing hindi boboto sakaling mataas ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar ay mababago pa habang papalapit na ang halalan dahil makakaramdam ang mga tao na sila ay mas ligtas sa dami ng nabakunahan at matututo na ring mamuhay sa gitna ng pandemya. The most important thing to remember here is that surveys are snapshots in time. Talagang dyan lang siya. Dyan lang siya relevant. Ang tagal na ng COVID na to, and we have a very excellent response from the government, di ba? Nagre-respond tayo na maaga. So I think by the time na magka-election tayo, more than 6 months away, humupa na ng konti yung fear. Mas alam na natin kung paano i-manage. There will be no reason for people not to feel safe. Naniniwala ang COMELEC na interesado ang mga Pilipino na mapanatili ang demokrasya sa bansa sa pamamagitan ng pagboto ng pinaniniwalaan nilang mga leader. Ang ating halalan po ay ating pagkakataon upang makialam sa ating demokrasya. Huwag nating sasayangin yung pagkakataon na yan. Maging si 2020 Tokyo Olympics gold medalist Heidilyn Diaz ay hinihikayat lalo na ang mga kabataan na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Sa lahat po ng kabataan, mag-rehistro na po. Kailangan nyo pong exercise yung rights nyo as Pilipino. Kailangan nyo pong mag-rehistro para makaboto. Then, kung makaboto na kayo, piliin nyo po kung ano ang sa tingin nyo ang tama na may good values or ano yung sa tingin nyo na same values as you. Ikinatuwa ng komisyon na sa kabila ng pandemya, mataas pa rin ang bilang ng mga nagpaparehistro at nagpapakitang gusto nilang makilahok sa darating na halalan. Ngayon ay nasa halos 61 milyon na ang bilang ng registered voters. Inaasahan naman ng COMELEC ang imbitasyon ng Department of Health para mapag-uusapan ang health protocol sa darating na halalan. Target na mailabas ang protocols bago o sa araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Oktubre. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang panukalang batas ang inihain sa Senado na layong i-exempt sa buwis ang mga premyo ng mga magwawagin Pilipinong atleta at kanilang mga tagapagsanay sa Olympics. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2341, lalagyan ng panibagong probisyon ng Republic Act No. 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act of 2015 para hindi nabuwisan ang mga ito. Sa Kamara, una nang naghain si House Committee on Ways and Means Chairperson Joey Salceda ng kaparehong panukala. Una nang nilinaw ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi bubuwisan ang mga cash incentive na ibibigay ng gobyerno at pribadong kumpanya kay Heidelin Diaz basta't mababayaran ng mga ito ang donor's tax. Umama ang isang 5.8 magnitude na lindol sa baybayin ng Japan Miyerkules ng umaga. Naramdaman ang pagyanig kahit sa Tokyo kung saan isinasagawa ang Summer Olympics. Nasundan pa ito ng ilang aftershocks. Wala namang napaulat na pinsala, nasaktan o nasawi sa lindol. Naniniwala si U.S. President Joe Biden na dapat nang magbitiw sa pwesto si New York Governor Andrew Cuomo sa gitna ito ng mga alegasyon ng sexual misconduct laban sa opisyal. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. Are you now calling on him to resign? Yes. And if he doesn't resign, do you believe he should be impeached and removed from office? Let's take one thing at a time here. I think he should resign. I understand that the state legislature may decide to impeach. I don't know that for a fact. I've not read all that data. Nanindigan si U.S. President Joe Biden na dapat nang magbitiw sa tungkulin si New York Governor Andrew Cuomo bagamat hindi pa lubos na alam ng presidente ang detalye ng resulta ng investigasyon. Toxic workplace at pang-aabuso sa 11 babae ang lumabas sa resulta ng 5 buwang investigasyon ayon kay Attorney General Letitia James. Bunso dito na nawagan din si House Speaker Nancy Pelosi na mag-resign na si Cuomo, ngunit nangako ang gobernador na hindi siya aalis sa kanyang tungkulin. Itinanggi din niya ang mga alegasyon laban sa kanya at sinabing hindi siya gumawa ng mga kilos na hindi naaangkop sa kanyang opisina. I want you to know directly from me that I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances. I am 63 years old. I've lived my entire adult life in public view. That is just not who I am. And that's not who I have ever been. Dahil dito, posibleng matanggal sa posisyon si Governor Cuomo kung magsasampa ng impeachment case ang New York State Assembly. Kung matutuloy ang impeachment ng New York State Assembly laban sa gobernador, tatayong legislative body ang New York State Senate na kinabibilangan ng 63 senador, 55 rito ay pabor na maalis si Cuomo sa posisyon. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Jeremias, 10:23, na nagsasabi, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!